Natapos na nga sa wakas sa mga Kawan Stories ngayong araw ang second round ng playoffs at buo na ang Final Four na maglalaban-laban sa Eastern at Western Conference Finals. Sa East nga, handa na ang Boston Celtics at Indiana Pacers, habang sa Western Conference naman ang Minnesota Timberwolves at siyempre Dallas Mavericks. Sa partinga ng East Finals, mga Kawan Stories, mukhang yamado dito ang Boston Celtics. Bakit? Bukod nga sa katotohanan na sila ang maagang natapos ang serye at nagkaroon ng mahaba-habang pahinga, hawak rin naman nila ang lahat ng advantage na maiisip ninyo. Simula sa home court, sa players, sa pace ng laro at sa depensa. Habang sa Indiana Pacers naman, halatang underdog ang kalalabasan ng seryeng ito. Tara na, talakayin natin yan at pag-usapan ang balitang kinarma nga daw ngayon si Coach Mike Malone at natapos agad ang sinasabi niyang gagawing dinastiya ng Denver Nuggets. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Unahin natin ngayon, mga Kawan Stories, ang balita kay Coach Mike Malone. Kung inyo ngang matatandaan, sinabi nga po ng coach na ito last year ang mga salitang gagawa sila ng dynasty na gaya ng ginawa ng Golden State Warriors. Meaning, gusto nga nitong magkaroon ng multiple championship ng sunod-sunod, ngunit mukhang iba ang naging storya o nangyari ngayon dahil umabot lamang sila ng West Semifinals. Nagkaroon nga sana sila ng pagkakataon na isarado ang serye sa Game 6 matapos silang lumamang 3-2, ngunit natambakan rin naman sila ng Wolves at ngayong araw nakagawa nga sana sila ng malaking kalamangan na umabot ng 20 points sa third quarter, ngunit literal nag-choke sila matapos silang ma-outscored sa pagtatapos ng nasabing quarter. 14 points lamang nga ang naitala nila dito, kaya bumaliktad ang laro. Kaya naman sa nangyaring post-game interview kay Coach Mike Malone, napikon nga ito sa isang reporter matapos siyang magtanong kung anong pakiramdam ng matalo kahit lumamang na ng 20 points. Well, ang tanging naisagot niya dito, next question. Dagdag pa niya, nakakagalit nga daw ang ganong klaseng tanong. Namura pa nga nito ang reporter na nagtanong ng ganon. At dahil nga sa asal na ito ni Coach Mike Malone, maraming mga fans ang nagsasabing karma niya ito dahil sa kanyang pagyayabang last year. Samantala, sa pagtatapos nga po ng second round ng playoffs, nakumpleto na ang Final Four. Ngunit bagamat man hindi pa nagsisimula ang kanilang serye, may mga analyst na ang nagsabi na magiging madali lamang para sa Boston ang kanilang serye sa Indiana Pacers, nakakapanalo pa lang sa Game 7. Yes, mga idol, yamado nga ang Celtics sa kanilang laban since maliban nga sa katotohanan na sila ang may home court advantage, sila rin naman ang mas malakas at mas dominanting kupunan. Sa katunayan, sa 5 beses nga na pagtatapat nila sa regular season, 3 beses nga nila itong tinalo. Hindi nga kagaya ng mga nagdaang laban ng Pacers sa playoffs, ibang-iba ang lakas ngayon ng Boston Celtics. Sa katunayan, maliban nga kay Kristaps Porzingis, wala na rin naman ngang ibang player ang Celtics na merong injury, kaya magiging sapat pa ang kanilang lineup para talunin ang Indiana Pacers.